Kilala si Mang Natoy sa pagiging matulungin sa kanyang kapwa. Nagtitinda ito ng champurado sa kanilang bayan gamit ang kanyang lumang kariton. Pag narinig na ng mga bata ang pagsigaw ng matanda sa kanyang paninda, ay agad na naglalabasan ang mga ito. Uy, ayan na si Mang Natoy. Mama, ibilin niyo naman po ako ng champurado. Sobrang sarap po kasi niyang magluto, sabi ng isang bata sa kanyang nanay. O sige anak, kumuha ka ng mangkok at ibigay mo sa kanya, sagot ng babae. Pila-pila ang mga bata sa kanya. Hindi tumatagal ng 2 oras ay agad na nauubos ang kanyang mga paninda. Kasama niya ang kanyang maliit na apo sa pagtutulak ng kariton. Masayang masaya ito habang nagtitinda. Lolo, mayaman ka ba? Ang daming bumibili sa'yo. Siguro po, sobrang dami niyong pera. Inosenteng tanong ng kanyang apo na si Bea. Tawa naman ang tawa si Lolo Natoy nang dahil sa tanong ng bata. Ang akala nito ay sobrang yaman na niya. Ang apo ko naman, oo naman mayaman si Lolo. Pero hindi sa pagpepera, kundi sa pagmamahal. Siyempre, di ba mahal mo ako apo? Masayang sagot ni Mang Natoy. Hindi na importante sa matanda ang pagpepera. Ang mahalaga sa kanya ay ang mapasaya ang mga bata sa paligid. Sa halagang 20 pesos na champurado ay 2 tao na ang makakakain. Tapos kung minsan ay binibigyan niya pa ang mga batang lansangan na walang pambili. Lolo, oo nga, hindi ka pala mayaman. Nauubos ang pera mo kasi namimigay ka. Dagdag ng kanyang apo matapos ilibre ni Mang Natoy ang batang nagugutom. Muli ay tawa ng tawa ang matanda nang dahil sa kanyang apo. Ito ang nagpapasaya sa kanya tuwing sila ay naglalako. Hindi apo, totoong mayaman si Lolo. Ang tao ay hindi lang nagiging mayaman ng dahil sa pera. Yumayaman ang isang tao kung malinis ang iyong puso at nakakatulong ka sa iyong kapwa, paliwanag ng matanda. Maya-maya lamang ay nakaubos na sila ng paninda. Binilang ni Mang Natoy ang kanyang tinubo, ngunit muli siyang kumita sa maliit na halaga. Binigyan pa niya ng 10 piso ang kanyang apo bilang pagsama daw ng bata sa kanya. Ang sipag-sipag naman ng apo ko. Ito, bibigyan kita ng 10 piso. Natatawang sabi nito. Masayang-masaya naman ang bata sa maliit na halaga ng pera. Sa wakas ay makakabili na ito ng candy na paborito niya. Lolo, saglit lang po ha. Bibili lang ako ng candy kay Aling Sol. Babalik din po ako kagad. Paalam ng bata. Ngunit biglang napatayo si Mang Natoy nang magsigawan ng mga tao. Sumisigaw ang mga ito na merong magnanakaw. Agad itong lumabas sa kanilang bahay upang sundan ang kanyang apo. Ngunit nakita niya ang isang batang lalaki na yapos-yapos ng isang binatilyo. Ang bata pala ang tinutukoy na magnanakaw. Nabawasan ang kaba sa kanyang puso sa dahilan na pwedeng mapahamak ang kanyang apo na si Bea kung sakaling matanda ang magnanakaw. Agad niya namang nakita ang batang babae at nagtataka ito kung bakit nagkakagulo. Lolo, nakakaawa naman po siya. Baka wala siyang pambili ng prutas kaya niya ito kinuha, sabi ng bata. Nang dahil sa sinabi ng kanyang apo ay agad na naliwanagan ang kanyang isipan. Agad niyang nilapitan ng bata upang hindi na ito masaktan pa. Ako na ang bahalang kumausap sa bata at ako na ang magbabayad sa mga ninakaw niya, sabi ni Mang Natoy. Dahil iginagalang ng mga tao ang matanda ay sinunod nila ang kagustuhan nito. Isinama ni Mang Natoy ang batang magnanakaw sa kanyang bahay upang turuan ng magandang asal. Toy, bakit mo naman nagawa ang bagay na yun? Masama ang magnakaw. Pangaral ng matanda habang pinapakain niya ito ng mainit na champurado. Wala na po kami makain. Ibibigay ko po ang prutas para sa aking mga kapatid dahil kanina po silang umiiyak ng dahil sa gutom, sagot ng bata. Maganda naman pala ang intensyon ng bata, ngunit sinabihan niya ito na hindi pa rin mabuti ang magnakaw sa ibang tao. Agad niya itong ipinagbalot ng champurado upang mapakain ang mga kapatid ng bata. Binigyan niya din ito ng 20 pesos nang sa ganon ay hindi na gumawa muli ng masamang bagay. Maraming salamat po. Nang dahil po sa inyo ay makakakain na ang mga kapatid ko, sabi ng bata at nagmamadaling umalis. Kinabukasan ay maunti ang naluto ng matanda.
Kinulang siya sa puhunan dahil binigay niya ito sa bata. Kalahating oras lang siyang nakapagtinda ng dahil doon at mabilis itong naubos. Hindi na din sila nakabili ng pagkain. Tanging ang natirang tumigas na kanin sa ilalim ng kaldero ang pinakain niya sa kanyang apo. Si Mang Natoy naman ay nagtiis na lamang ng kanyang gutom upang makapagtinda muli ito ng maayos kinabukasan. Lumipas ang mahabang panahon ay lumaki na ang kanyang apo na si Bea. Pagtitinda pa din ng tsampurado ang hanap buhay nila. Si Bea na ang nagluluto ng mga ito at ang babae na din ang nagtutulak ng kariton. Si Mang Natoy naman ang palaging nakabuntot sa kanyang apo dahil mahina na ito. "Apo ko, mayaman ka ba? Madami kasing bumibili sa'yo. Siguro marami ka ng pera, no?" Natatawang tanong ng matanda. Tawa naman ng tawa si Bea dahil naaalala niya na ito ang palagi niyang itinatanong sa kanyang lolo noong siya ay bata pa. "Naku, hindi po lolo. Ang yaman ay hindi sa pera, kundi kapag mahal mo ang iyong kapwa. Pati ikaw lolo ay mahal ko," masayang sagot ni Bea. Ngunit tumigil ang kanilang mundo matapos nakausapin sila ng isang tao. Nagmamadali ito sa pagsasalita. Nasusunog daw ang kanilang bahay, kaya nagmamadali si Bea sa pag-uwi. Iniwanan niya na lang ang kanyang lolo sa bahay ng isa nilang suki. Ngunit na makita ni Bea ang kanilang bahay ay kumalat na ang apoy. Wala nang pag-asa pa na may mga kagamitan siyang maisasalba dito. Malungkot na malungkot ang babae at punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. "Paano na kaya kami ni lolo? Saan na kami titira kung sunog na ang bahay namin? Wala na din ang mga kagamitan namin sa pagtitinda. Diyos ko, tulungan niyo po kami," umiiyak na sabi ng babae. Ang matanda naman ay walang magawa kundi ang bumuhos ang luha. Hirap na nga sila sa kanilang buhay, tapos ganito pa ang mangyayari sa kanila ng kanyang apo. "Lolo, huwag na po kayong umiyak dahil wala na po tayong magagawa pa. Wala na po tayong mapapakinabangan doon," sabi ni Bea sa matanda. Karamihan sa kanila ay puro mahihirap, kaya walang nais na magpatira sa kanila. Kawawa ang dalawa nang dahil sa kariton at kaldero na lamang ang natira sa kanilang kagamitan. Doon na din natutulog ang matanda, tulak-tulak ng kanyang apo. Si Bea naman ay sa kalsada na lamang humihiga. Napilitan si Bea na mamalimos, ngunit bumuhos ang tulong mula sa mga tao na dating binibigyan ni Mang Natoy ng tsampurado. Ito ang mga batang lansangan na kung saan ay masaya sa kanyang luto. "Mang Natoy, hindi ako mayaman pero ito po ang mainit na sabaw ng sinigang. Pagpasensyahan nyo na po dahil yan lang ang may tutulong ko," sabi ng isang lalaki. Ngunit isang umaga ay tinigilan sila ng isang magandang sasakyan at may nakasakay doon na isang mayamang lalaki. Seryoso ito na parabang kakasuhan sila nang dahil sa malaking pinsala na nagawa nila sa bayan. "Pasensya na po talaga. Hindi po namin sinasadya na masunugan kami," pagmamakaawa ni Bea. "Sige, sumakay na kayo. Bala ko kayong kausapin ng lolo mo. May pupuntahan tayo at doon tayo maghaharap," sabi ng lalaki na may halong pananakot. Walang nagawa ang dalawa kundi ang sumama sa lalaki. Seryosong seryoso pa ang pagmumukha nito na parang ipapakulong sila sa mga pulis. Ngunit iba ang nangyari. Tumigil sila sa isang malaking bahay kung saan ay bagong gawa ito. "Isa po ito sa napagawa kong bahay. Sakto naman at katatapos lang nito. Nabalitaan ko po kasi ang nangyari sa inyo at agad akong kumilos nang malaman ko na nasunugan kayo ni Bea. Mang Natoy, dyan na po kayo titira," sabi ng mayamang lalaki. Takang-taka naman ang dalawa nang dahil sa sinabi nito. "Teka, sino ka ba at bakit mo kami bibigyan ng isang magandang tirahan? At bakit alam mo ang pangalan ko?" nagtatakang tanong ni Bea. "Ako si Steven, isang kilalang engineer sa Maynila. Marami akong pag-aari, kaya huwag kayong mahiya kung ibibigay ko sa inyo ang isa. Hindi ko kayo tinulungan, kundi kayo ang tumulong sa akin. Salamat sa 20 pesos at sa mainit na tsampurado. Dahil ngayon ay mayaman na ako, pati na din ang mga kapatid ko.
nakangiting sabi nito. Simula noon ay nalaman nila na ang lalaking ito ay ang batang tinulungan ni Mang Natoy matagal ng panahon ang nakalilipas. Ito ang batang magnanakaw ng prutas na binigyan ng matanda ng pangaral. Pumalik sa kanila ang tunay na kayamanan na palaging sinasabi ng matanda. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.